Magtatanong tayo, no? Bossing! Bossing, magtatanong lang po sana ako. Kasi may mga kagrupo po ako nagtatanong na kapag ka daw po ba ang motor for registration, pwede na daw bang, pwede pa rin daw po bang bumiyahe kahit wala pa silang ORCR? Yo, good morning lang mga ka-network, no? Visor down! Yan, napansin nyo, wala tayong front cam ngayon ito. So, kasi trip ko magpatugtog mga ka-network eh. Trip ko magpatugtog ngayon. Tapos, shoutout Team Anchor Grace. Sobrang shoutout sa inyo, no, mga ka-network, no? Shoutout. Yan. Tapos, ang topic natin ngayon ay, pwede mo bang patakbuhin o paandarin ang motor mo nang wala ko pang ORCR o nang for registration pa ang motor mo? Coming up! Woohoo! Resolving! Woohoo! Visor down! You know, Malek was visor down! 100! Woo! Meron na tayong ORCR, no? Yan mga ka-network, no? So, totoo, hindi pwede. Yan, so inunahan ko na kayo mga ka-network. Bawal talagang magbiyahe ng motor o ng kahit anong sasakyan nang wala ka pang ORCR. Lalo na kung po registration ka pa lang. Pero sabi mo, Sid, bakit ikaw noon? So wag nila akong gayain mga ka-network. Matigas ulo ko. Sinuwerte lang ako na hindi ako nahuli, na hindi ako nadaan sa checkpoint. Sobrang swerte lang ako. Sobrang swerte lang talaga. Huwag nyo na akong gayain. So bawal talaga. Hindi naman tayo katulad ng mga sasakyan. Dati daw kasi, may mga MB, ano ba yun? MB sticker. Parang ganyan, oh. Conduction sticker, yung kulay yellow. Tayo mga ka-network. Tayo mga nakamotor, no, mga ka-network, no. Meron daw tayong ganyan. Conduction sticker. So pag meron kang ganyan, pwede mo ibiyahe yung sasakyan mo. Pero ngayon wala na daw mga ka-network eh. So sa sasakyan, pag may conduction sticker, 1 week yata eh, pwede mo i-diyahin yung sasakyan mo. Tapos yung traffic. Tapos sa motor, yun sinasabi na lang 7 days. Wala nang binibigay daw na ganun ngayon. Kaya sa ngayon sa atin, kapag ka wala ka ORC, tenga ka talaga sa bahay. Tapos sabi nyo, Sid, bakit yung iba? Kahit may enforcer, nakakabiyahe pa rin sila. Kasi mga ka-network, yung mga enforcer, hindi sila mahigpit minsan. Sa LTO lang mahigpit. Kaya pag, huwag ka lang dadaan sa checkpoint. Huwag nyo i-take tong tip ko as an advice na para iwasan nyo, ha. Kinikwento ko lang mga ka-network. So, kasi mga enforcer natin mabait yan. So naiintindihan nila na kaya ka bumili ng motor ay para ngayong pandemic o para magtrabaho. Tapos ang tagal ibigay ng mga kaso natin ng ORCR, lagi nilang sinisisi si LTO. Kawawa naman si LTO, kahit ang totoo nasa kaso naman talaga yung fault o yung pagiging matagal sa pag-release ng ORCR, no, mga ka-network, no. So traffic na mamaya ulit. Yun, so mga ka-network, ganun kasi ang kalakaran dito, parang iniipon ng mga kasa. Kaya ang mangyayari, nababad trip ka ngayon sa LTO, pero ang totoo si kasa naman talagang may kasalanan kung bakit ganun. Yun ang pinointed ko na, may kasalanan. Yun, so mamaya, kung sakaling makakita tayo ng mga enforcer, magtatanong tayo na kung hinuhuli ba nila yung mga wala pang ORCR o mga for registration pa lang. Mamaya, pag nakakita ko, hihintuan ko talaga siya. Para masigurado natin, mahirap yung haka-haka. Kasi, tsaka mahirap yung walang proof, o patunay mga ka-network. Bibigyan ko kayong patunay. Yun mga ka-network, so tapang lang talaga ang kailangan. Pero pag wala, kung kaya naman magamitin, please huwag nang gamitin yung mga motor nyo mga ka-network. No? Kung kaya nang magamitin hanggat wala pang ORCR. Tapos ilalagay ko yung description sa baba kung saan ka pwede mag-chat para mag-follow up na LTO, ha.
na mag-follow up ng kung meron na bang file sa kanila ng ORCR mo para malaman mo rin kung talagang ginagawa ba ni Kasa yung kung talagang pinasa ba nila, kasi minsan sinasabi nila pinasa na namin. Tapos pag nag-follow up ka, sasabihin sa nag-follow up ka ng LTO, wala pa sa amin. Ganun eh. So yun, so dito ko muna puputulin itong vlog. Yung mga susunod na makikita niyong clip ay yung mga enforcer na. So kung di ko pa nakasubscribe, please do subscribe to our YouTube channel, mga ka-network, para updated ka sa mga nangyayari sa ating Honda Beat, lalo na kung naka-Honda Beat ka ng mga ka-network. At shoutout team Uncle Gray, shoutout sa inyo lahat at napakasaya inyong kagrupo. Shoutout, shoutout, shoutout. So hanggang dito na lang, at traffic na. Peace out. Magtatanong tayo, no? Bossing! Bossing, magtatanong lang po sana ako. Kasi may mga kagrupo po ako nagtatanong na kapag ka daw po ba ang motor for registration, pwede na daw bang, pwede pa rin daw po bang bumiyahe kahit wala pa silang ORCR? Pwede naman. Pwede naman. Pero pag alam ko doon, pag mauli na naman, mauli pa rin na sila. Opo. Pero pag pa rin doon, for registration. For registration pa rin lalabas. Kasi under processing yan. So pwede. Pag ilan doon na po ba? Siguro mga 1 week or 2 weeks pa lang. Pwede pa po. Pwede naman hindi ah eh. Opo. May certification naman niya na katibayan na hindi naman po galing yung sang-sang po yan. So kailangan may certification po. Galing sa may ginawa lang na motor. Paano po pag resibo lang meron sila? Hindi ko magagawa. Sige po. Thank you po. Thank you po.